Nabo. Imagina, imagina si la música, cómo no está. Ya tutulog. Ayan, nakababa na kami. Galing yun sa aming tindahan. Ayun ang aming bahay. Sinara ko muna yung gate namin. Gagala kami. Kailangan namin mag-mask kasi baka madaanan kami kapita. Barwa. Nasaan na yung mask ko muna? Saglit lang. Kabibig na. Iniwan ko siya sa gate doon. Buha ko ng mask. Ng face mask. Nakalimutan ko. Baka kasi madaanan kami ni Kapit. Kagalitan kami. Ito yung aming bahay. Bukas ko. Sinara ko muna siya kasi ito may bubuli. Tawag-tawag sila. Ayun. Ay, pangarap. Kita ko na yung face mask ko. Teka, baka kasi madaanan kami ni Kapit. Kailangan na kami face mask. Ipapakita natin sa ating mga magulang, sa ating nanay. Kasi yung nanay ko ang unang tumanda. Kaya kailangan pakita natin ang care natin sa kanila. Kahit konti lang, kahit konting katiting lang. Ipakita natin yung pag-aalaga natin sa kanila. Yan, sarap ko na uli ang tulak-tulak. Tulak-tulak lagi. Kailangan ko mag-sombrero kasi yung ulit. Bakit hindi masama ang pakiramdam ko? Patawid tayo. To the left, to the left. To the left, to the right. Pagpatawid. Baka tayo masaga sa akin. Ito na balik ako rin siya. Ito na. Ito na ano siya. Tapos, yeah. Ito po laki na. Ito. Nangirap kasi, yeah. Kailangan na. Angat ulit. Kasi dito sa amin ito. Palagi may ito. Simbahan. Simbahan. Harap kami ng simbahan. Ngayon natin siya. Ito na. Ito natin. Oh, ayaw. Ayan na. Tinutuwi ko siya. Ang hirap, hindi kami makaalis. Nakaalis na kami. Nakaalis na kami. Ito na. Itutulak siya. Nalagyan ako ng pang-color niya dun sa buhok. Ang pang-color ko sa buhok niya. Nung binaba ko siya dun sa may baba ng higa namin, medyo mataas kasi may isang step siya. Kaya ito. Gagala kami. Medyo mainit na. Kailangan kasi painitan yung buhok niya. Yung buhok niya na kinulayan natin. At kung ito rin. Ayan, dito pa sa atin. Ayan, yung bahay namin. Yun. Kabila. Mainit na. Pero okay lang. Kahapon, malakas ang ulan. Ulan. Eh, lagi kong pinapromise sa kanya, gagala ko siya. Hindi lang yun namin. Sinusan lang. Ito, nagbagyo ng umulan. Nagsapir pa ako. Ayan! Ang bahay. Ito, maaraw na. Ayan. Ito, gala-gala kami. Gala-gala. Bila-bila. Ay, kung tapos diba, nakakaupo. Buhay pa! Si Tanudeng, hindi na makaupo. Ah. Si Tanudeng. Nakakita kami ng kachisinsa. Gusto ko sa niya. Siyempre, nanay natin gusto mo sa mga chisinsa. Ayan. Ito lang muna. Kopi lang. Ay, hindi. Naglaklak na kasi ang binte. Ayan. Naglaklak na rin. Nag-stroller din sila. Itong stroller na to. Dito niya sa katatag. Ay, itong wheelchair na to. Hindi niya naglaklak itong ganito niya. Binigay ito sa akin nung part-time job ko. Nung amo ko. Yung kapatid ng amo ko. Part-time job ko. Ay, wala mo na ako nakilala. Sa pa ako. Si Luz! Ayan, 4 years ako sa Hong Kong natin po at W. Ayan, kaya nga lang, kailangan natin yung buwan sa atin na lang. Okay. Ang ting alaga, di ba? Kasi hindi naman natin kaya kung palitan. Ang alis ang pag-isya. Kaya yung bahay namin. Kaya yung palagi. Ngayon na. Kopiin na kami.
Madami ng sasakyan. Madami na! Pauwi na kami ngayon. Na kanina, sa gilid-gilid lang kami. Kasi ang daming sasakyan. Ayan. Pauwi na kami ngayon. Ayun ang bahay namin. Ayun. Mamaya na lang pagbalik. Ayun. Wala pa akong dalang pera eh. Yan, nadaanan kami ng tinapay na nagde-deliver. Umutang lang ako kasi wala pa kami sa bahay. Mamaya sabi ko pagdaan niya sa babaya. Yan, ayun na yung bahay namin. Ayun. Maglalakad kami pauwi kasi okay na yung buhok. Kulay itim na. Paliliguan ko siya. Kasi inaantok na siya para maganda ang tulog. Pag nakaligo, maganda ang tulog. Konting oras lang, mga lahating oras lang. Kailangan naman ng bilisan. Kasi mainit na. Sobrang init na. Ayun, si tatay umalis. May pasahero. Namasada. May pasahero ba? Wala. Namasada. Namasada si tatay. Pambili ng gamot at gatas. Ulam. Ayan. Ayun ang bahay namin. Bilisan ko na, isang kamay lang. Ay. Inis na. Hirap pati, madami lang dumadaang sasakyan. Yun nga lang, kasi kanina tinanghali ako ng gising. Parang 6:30 na ako nagising kanina. Ang takit ng katawan ko mula nung nagdasang kaso ako. Pero hindi COVID yun ha, kasi magaling na ako. Ayan. Pauwi na kami. Sinara ko lang pansamantala yung aming maliit na tindahan. Pero pauwi na kami, bubuksan ko na. Pagtapos kong maliguan si nanay. Pagka siya maligo, matutulog, ihatid ko sa kanila. Sa bahay nila. Yung bahay nila. Mamaya. Ayun yun, yung lahat. Maputik, mahirap. Maraming tumatambay doon. Kasi doon ang signal. Ayan, ang hirap ipasok. Saglit lang. Kasi ihahatid ko siya doon, mahirap magpasok. Ayan, nakauwi na kami. Ito na yung buhok ni nanay na ano, ni nano ko, pinaitim. Itim na. Kumakain na siya ngayon. Ayan. Yan. Ito yung maintenance niya, gamot, losartan, umaga at hapon. May mga prutas din siya dito, kape. Yan. Ito yung best friend ni nanay, si Auntie Rimpa. Hi! Kapitbahay namin, sa likod bahay. Maraming tapal-tapal dito. Dito natutulog si nanay. Kasi sa loob, masyadong mainit, para siyang nakakulong doon. Ginawa ni tatay na extension dito yung bahay nila. Ito. Yun ang bahay namin. Masyadong magulo. Magulo dito sa amin. Magulo pa. Yan. Dito siya natutulog. Yan. Nagtatanong si Auntie Rimpa, sino doon? Wala. Nagbibideo lang ako. Yan. Mga remembrance. Yan. Ito si nanay. Kakain si nanay. Pagtapos ko siyang mapakain, napaliguan ko na kasi siya yung gumala ko kanina. Pagtapos namin gumala, pinainitan yung buhok na pinaitim. Medyo itim-itim na ngayon. Pinaliguan ko siya, tapos maligo na siya, kakain na. Tapos may amaya, matutulog na siya. Nang mahaba, napuyat siya kagabi kasi ano, kakaihi, malamig na ulan dito sa amin na yan. Hi, Auntie Nimpa, ang best friend namin, sa likod bahay. Ayan. Ayan. Medyo napagod ako ng kaunti kasi matapos kong igala si nanay, di ba? Iginala natin kanina. Pagising ko, mag-toothbrush ako, pupunta ako dun sa bahay nila, tapos igalala ko siya. Tapos, dinala ko diba siya dito kanina. Kinulayan ko yung buhok niya kasi, ano na kasi si nanay, 79 years old. Tapos, medyo puti-puti na yung buhok niya. Medyo talagang puti na talaga. Nga, pagpaligo ko sa kanya ngayon, pagtas namin gumala kanina, naigala ko siya ng kaunting oras, papunta dun.
inuwi ko na siya, hilay-hilay wheelchair. Medyo maputi kasi ilang araw umulan. Tsaka hindi ko rin siya nagala kasi umulan, tsaka busy ako, medyo busy. Kahapon nasa bayan kami, pumunta ako dun sa school ng anak ko. Tapos yun, ngayon napaliguan ko na siya, napakain ko na siya, hihiga na lang siya dun. Pinahiga ko na rin siya, may matutulog na yun, may electric pa naman nakatutok dun, sana lang mag brown out. Ito na, dito na ako sa tindahan namin, wala nang laman, tindahan namin na puro utang, ayan. Yan na nawagan ako dun sa mga may utang, sana magbayad na. Ayan, diba? Ayan. Nasusunod na pagbibidyo ko, medyo sasabihin ko dun ang tungkol sa buhay ko. Dati ako OFW sa Hong Kong, 2015, umuwi ako ng 2019, nag-stay na ako dito para sa nanay ko, malagaan ko yung nanay ko. Bigyan natin ng konting oras yung magulang natin para habang nabubuhay sila, maramdaman nila yung kasiyahan, katuwaan na yung anak ko, ganun. Kasi hindi naman tayo nakarating sa ganitong estado ng buhay natin, hindi tayo nabuhay ng ganun, hindi tayo naging ganito kung hindi dahil sa magulang natin. Kaya kahit konting oras lang sa maghapon, bigyan natin para bago man sila mawala, matuwa naman sila sa atin at hindi naman tayo magkaroon ng regret. Kasi maiisip natin yan, pag tayo na lang, ano, ako, sa experience ko, pag wala akong ginagawa, wala akong naiisip, wala akong kausap, na alala ko yung mga kabutihan ng nanay ko sa akin. Mahirap lang kami, pero nag-aral ako, napag-aral nila ako. Tatlo kami magkakapatid. Sa private ako nag-college, pero hindi rin naman ako nakatapos. Sa susunod, sasabihin ko sa inyo yung buhay ko. Kung bakit, kung ano, at ano ako ngayon. Sige na lang po muna. Bye-bye!